ko is, ano ang concrete ninyo na batayan archaeologically, historically, anthropologically, bakit ninyo sinunog ang Biblia at giniba ang imahe? Okay po. Laglag na. Happy shoot ito hindi sa panggagawa. Happy shoot ito suon sa mapailan kasi nunog yung imahe. Ito ah. Inaayos ha, ang isyung ito ay nitungkol sa panggagamot. Ang isyung ito ay tungkol ito sa sinunog yung mga imahin. Nanununog po sila ng imahin mga kapatid at mga, ang Biblia, sinusunog nila. Okay, pagpatuloy natin yung kanila pong argumento dito. Iyon ang nag-isyo. Yun ba ay nakasulat sa Hebrew at saka sa Greek? Oh, sinunog. Yan, tinanong siya ni Brother Dwayne, yung claim ba nila ay nakasulat daw ba yun sa Hebrew at sa Greek? Okay. Kasi nagbigay na ng statement itong Doc Joshua na ito na sinugo daw siya ng ama at yung pagsugo daw sa kanya ay sa Hebrew. Ito, timing na timing talaga dahil dala-dala ni Brother Dwayne ang kanyang Hebrew Bible. Pinabasa yung Exodus chapter 25 verse 18. Ito po, papabasahin po kita ng Exodus 25:18. Ito po ay Hebrew ha, salita ng ama. Pwede po, ayan. Sabi ni Brother Dwayne, ito ay Hebrew ha, salita ng ama. Eh hindi siya makapaniwala. Sabi niya, sino pong ama? Nagdududa na siya kasi yung sabi niya kasi yung siya daw ay sinugo ng ama at mayroon daw na particular na inutos sa kanya na sulat pa daw yun sa Hebrew. Pero ito, pababasahin. Tingnan natin mga kapatid, makakabasa kaya ito ng Hebrew? Sabi niya, ito ay yung palusot o alibay niya. Palusot ito ah. Bago ko basahin yan, sabihin muna kung sino yung ama na sinasabi mo. Okay, basahin mo muna. Ako nung una. Ano may pagdanon ka? Oh, kita mo natatawa na. Tawang-tawa na si Kuya at yung mga manonood dyan. Oh. And praise God dahil sila mismo ay nakakita, naliwanagan sila. Oh, ito pala isang napaka malaking panliling lang. Kasi yon nag-claim siya na sila ay sinugo daw ng ama, nawasakin ang mga rebulto, sunugin ang Biblia, sinugo daw sila ng ama sa Hebreo, pero pinapababasa, hindi naman pala marunong bumasa. Ito, go ahead, Brother Dwayne. Amin din muna kayo, yung basahin, yung basahin. Umamin na. Hindi pala marunong magbasa ito ng Hebreo. So, ibig sabihin, nung sinabi mo kanina, na nakasulat sa Hebreo yung inutos ng Diyos na dapat ibahin ng mga imagen at saka sunugin yung Biblia, sabi mo sa Hebreo, hindi ka naman pala marunong magbasa ng Hebreo. Kaya pa naman mo. Or sa korte, pag wala kang ebidensya, napakakala yung sinasabi mo. Yan. So, sa korte, tama naman talaga mga kapatid. Sa korte, kapag wala kang ebidensya, haka-haka lang yan ang sinasabi mo. Kaya, klaro po dito mga kapatid, ha, na huwag po tayong magpapauto sa mga sumusulpot na mga kultong ito. Huwag po tayong magpapadala kahit naman maganda ang kanilang mga pinagsasabi. Atin pa rin itong titimbangin po mga kapatid. Oh, grabe, paano ko nasabing maganda? Sabi, Amang Jesus, Ama ng Kaliwanagan. Maganda naman kasi liwanag. Pero tandaan po natin mga kapatid, yung sinasabi ng Biblia, si Satanas man ay nakapagpapanggap kahit pa ng anghel ng kaliwanagan. So, hindi po yung katakataka na nakakopi po ni Satanas po ang mga gawain ng kabutihan. Pero hindi po yung purely kabutihan kasi kulto po eh. Kulto. Bakit po nasabi natin kulto? Matino ba yung pag-iisip mo? Wawasakin mo ang sacred images? Mga sagradong imahen ng simbahan? Kung matino talaga yung pag-iisip ng taong gumagawa niyan, isa na hindi niya ginawa yun. So, baliw lang ang taong gumagawa ng mga ganyang bagay na wawasakin niya. Pati yung Biblia, susunugin mo. Nasa katinuan ka pa ba niyan? No? Biblia na mismo, susunugin mo pa. Bakit kaya pati Biblia pinag-iinitan o susunugin pa? Ano kaya yung problema doon sa Biblia? Mahirap naman kasi mga kapatid na mag-judge. Pero ayon kasi sa source natin, no? May pagkagay itong Doc Joshua na ito. Kaya nga siguro ayaw niya ng Biblia dahil ayaw niya na makorek, no, yung kanyang ginagawa. Pero salamat na lang at may mga kapatid po tayo na
handang ialay ang kanilang buhay para po na mabigyan ng kaliwanagan talaga yung totoong liwanag, yung totoong katotohanan ang mga taong nahihirapan ngayon, ang mga taong nagsisik talaga sila ng katotohanan at ng tulong. Salamat at na-rescue ang mga tao doon sa Ulutayan sa mga kultong ito. At ang latest update po natin mga kapatid ay kinasuhan talaga ito ng barangay captain kasi pumasok sa teritoryo ng barangay captain na yon sa barangay nila mismo without any permission na manggagamot sila. And aside from that mga kapatid, pwede rin silang kasuhan yung tungkol po doon sa religious practices ng batas po ng ating bansa na hindi naman po talaga tama yun na susunugin ang ginagamit na para po sa religious practices ng isang relihiyon o isang pananampalataya. Kaya karamihan din sa mga ibang sekta ng pananampalataya ay parang okay lang sa kanila, binabasag nila, winawasak nila ang mga sagradong imahin. Kaya hindi nila alam na, o kahit na siguro alam naman nila, ay nagpapatapang-tapangan lang yan para makaroon ng simpati, para, yun nga, sabayan sila ng mga tao, pero ang totoo niyan ay dahil lamang yan sa maling pag-unawa sa nakasulat sa Biblia. Eisegesis kasi yung kanilang pagkaunawa sa Biblia, mga kapatid, hindi po exegesis. Kaya delikado talaga na tayo ay magbabasa ng Biblia at i-interpret natin sa ating mismong sarili lamang. Kailangan natin ng magisterium, kailangan natin ng simbahan. Kaya nga sabi sa Malakias chapter 2 verse 7, para maliwanagan o malinaw po sa atin ang lahat, dapat kung mayroon tayong mga katanungan, ito po kasi ang mali po kasi sa atin ay pumupunta tayo sa maling tao kapag tayo ay magtatanong. Pero sabi po dito sa Malakias 2:7, tungkulin ng mga pare na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. So kung tayo po ay may katanungan patungkol po sa kalooban ng Diyos dahil sa Matthew chapter 7:21, magkakaroon o magtatanggap o makakatanggap, makakatamo ng buhay na walang hanggan, ng salvation ay ang tumutupad sa kalooban ng Diyos. So kung gusto natin malaman yung kalooban ng Diyos, huwag tayong pumunta sa pastor, sa ministro, ng ibang sekta ng pananampalataya, o sa protestante, sa agensya, sa turo ng simbahan. Dahil po, klarong-klaro mga kapatid, hindi kanila tuturuan ng tama niyan. Kasi tungkulin ng mga pari. No? So dapat pupunta tayo sa pari para magtanong na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So klaro yan mga kapatid, if you have some doubts, questions regarding what we read in the Bible, no, punta po tayo sa authority, no, sa authority of the church, sa pari. Ngayon, kung ang pari po ay may bigyan tayo ng tip na upunta ka doon sa ganitong tao dahil ito ay capable, dahil siya ay marunong sa katanungan mo. So, pupunta po tayo mga kapatid. Hindi po na pupunta tayo sa kahit na sino lamang na gugustuhin po natin. So, dapat ay align po yan mga kapatid ang ating ginagawa. No? Kaya nga, ito ay pagbibigay lamang liwanag, no, sa mga tao na baka mapuntahan itong mga kultong ito. At silang kultong ito po ay meron ding Facebook page na Spiritual Doctor Joshua and Aaron. So again po mga kapatid, Spiritual Doctor Joshua and Aaron. Ito po ang kanila po Facebook page. Yan po mga kapatid, Spiritual Doctor Joshua and Aaron. Yan po nakikita nyo po dyan sa inyo pong screen ngayon. Yan, eto. Tingnan natin yung latest post nila sa 11 hours ago lang. So, ibig sabihin, after nitong magkaharap kahapon, hayaan mo silang magtanim ng sama ng loob. Mag-garden pa sila para happy. Yan, magtanim daw ng sama ng loob. Kita mo, no? Nagkukuha ng simpatya ng tao. Eto. Eto ribulto nga, hindi pa masagip ang sarili, ikaw pa kaya, no? Ito yung after ng kanilang discussion. Pero bakit, sabi ng mentor namin, meron kasi kaming group chat, bakit hindi niya ito ginamit na argumento para malaman niya kung anong isasagot natin dyan. So, ano na siya, no? Maingay lang sa social media. Sabi niya, ang Ama sa kalangitan ay hindi likha o gawa-gawa lamang. Siya ay nasa kalangitan.
na siyang dapat sambahin at hindi ang gawa lamang. So, pinapatungkulan niya ito yung mga rebulto. Pero, mga kapatid, hirap na hirap siyang sagutin ang katanungan po ni Brother Dwayne Cartujano. Bakit naman siya hindi mahihirapan? Kasi ang tanong po ay malinaw yung katanungan sa kanya. Bakit siya nahihirapan? Dahil ang katotohanan ay hindi niya po kayang baluktutin, no? Kaya nga siya nahihirapan na sumagot, no, sa kay Brother Dwayne. At pangahas pa itong sabihin na sinugulaw siya ng ama, no? At sa Hebrew pa, no, pinakialaman pang Hebrew. Tingnan natin yung kanilang pang mga latest post, mga kapatid. Ang pagtanggap sa katotohanan ay hindi pagtanggap sa buhay na walang hanggan sa piling ng amang nasa ang pagtanggap sa katotohanan ay hindi pagtanggap sa buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin pala, mga kapatid, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kahit sinungaling ka. Kasi sabi niya, ang pagtanggap sa katotohanan ay hindi pagtanggap sa buhay na walang hanggan sa piling ng amang nasa kalangitan. So, dapat ang tanggapin pala ay ang kasinungalingan para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan ang sa kanila pong claim yan, mga kapatid. Hindi po sa atin yan. Ito po, mga kapatid, ipakita ko po sa inyo ang paglapastangan po nila. Yan, paglapastangan po nila ng atin pong pananampalataya. Ito, tingnan nyo, mga kapatid. Ayan, isang magandang kaliwanagan po sa ating lahat. Ayan, marami na naman po ang nag-surrender na siyang ating tutunawin. Yan, marami daw ang nag-surrender na siyang tutunawin. Grabe, no, mga kapatid, garapalan talaga ito, no? Ito ay malaking ebidensya talaga, no? Kahit iburahin man nila ito ngayon, ay nakikita na po natin at ito ay marerecord din sa ating channel ngayon at sa ating Facebook page. Ito ay hindi na makukuha pa, no? Ito po, babahay ng mga yan, klarong-klaro po yan, ha. Galing po ito sa spiritual doctor Joshua and Aaron, yung kanila pong pagbabasag, yung kanila pong paglalapastangan sa imahin po ng simbahan. That is the image of Mama Mary po. Nakita mo, may mga emoji na galit sa kanila. Matunaw itim ng mga jablong itim. Oh, kita mo? Tinawag pang jablong itim, no? Tinawag pang jablong itim ang mga sagradong imahin ng simbahan. Kita mo lang? Kahit nga yung Panginoong Hesukristo noon ay tinawag ding, yung nakapagpapagaling siya sa pamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebub. Yung prinsipe ng mga jablo, grabe. Siya nagbibigay sakit sa katawang mortal ng mga ating kapatid. So, ito pa ay, sabi pa nila, no? Ito pa ay doon naging cause ng pagkakasakit ng mga tao. At kung napapansin niyo po, mga kapatid, no? Ginawa po nila ito ng walang araw, madilim. See? Klarong-klaro po yan, no? Ang kanang ginagawa ay gawain talaga ng mga nasa kadiliman. Bakit nila ihayag? Bakit nila gawin sa yung makikita talaga ng natin mismo, no? Ng mga Katoliko na may alam. Bakit sila-sila lang at naglalive pa yan, no? Ang problema lang kasi ay ito, marami ng mga Katoliko ang nakakaalam pero bakit hindi nagre-react, hindi po nila kine-question ang mga ganitong bagay. At salamat na lang talaga sa Team Pathag dahil sila mismo ang pumunta sa lugar na yon upang sila ay mapaliwanagan. Diba ang lalaki ng mga santo-santo nila? Yan. Okay. Pansin nyo yung ang lalaki daw ng mga santo-santong ito. Kita nyo, mga kapatid, ha? Ano ang nakikita nyo dyan? Yan, ito po. As you can see, this is a Bible. And image of our Mama Mary. Image of our Mama Mary. Image of our Mama Mary. At ito po, mga kapatid, klarong-klaro na ito ay isang Biblia. Ano ang gagawin nila dito? Mga ribulto na ginagamit nila. Ito pa, crucifix pa, mga kapatid. Alalahanin po natin, mga kapatid, yung mga gumagawa ng bagay na ito, yun lamang ay yung mga totoong takot, no, sa cross ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit naman nasabi ko ito, mga kapatid? Dahil ito po, no, kung babasahin po natin ng klaro itong sinasabi po dito sa Biblia, ay ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Unang Korinto 1:18, sabi ni San Pablo, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan
para sa mga taong naliligaw ng landas. So the message of the cross of Christ is foolishness sa mga taong naliligaw ng landas. Sila yun. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Kita yun. No? Kapangyarihan ng Diyos, ibig sabihin, ito hindi dapat lapastanganin ang crucifix natin. Dahil may kapangyarihan ng Diyos dyan. No? Yung mensahin yan. Pero ikaw mismo, dahil ikaw ay naliligaw ng landas, no? Foolishness yan para sa inyo. Kahangalan yan. Kaya nga, ang ginagawa ng mga taong ito, kahangalan din. Susunugin, no? Wawasakin, kahangalan yan, mga kapatid. Kalapastangan sa ating pananampalataya. No? As we can continue, to watch, kung ano po yung gagawin nila, mga kapatid. Ito po. Oh, so. Ayan. Pati mga rosaries, oh. Ilan yan, oh. Ayan, ang daming rosaryo. Ayan. Dalawa. Tatlo. At. Ang dami natin nakalit ka, guys. Mga dalawang araw na yan. Ilang aran. Anim. Ito. Kita nyo yung term na ginagamit. Ang dami daw nilang tutunawin. Tutunawin? Tutunawin nyo yun? No? Grabe. Yung object na yan na nakakatulong sa pananampalataya, tutunawin nyo lang. Gaano ba kapurol ang utak nyo? No? Gaano ba kahina ang utak nyo na gagawin nyo yan? Walo. Siyam. Sampu. Isa. 13, 14, 15, 16. Ayan pa, Dok. Kabila. 16, 17. Ayan pa. Kabila. 18. Doon ba sa kabila? Doon natakpan. Doon. Doon sa kabila. Ayan, natan bakan dyan. 19. Doon pa, Dok. Sumitali. Ayan. 19. 19. Oh, this new baby girl for me. Yan po, mga kapatid, no? Masakit naman, masakit pong panoorin ang kanila pong ginagawa, pero grabe yung pagkalapastangan po nila, mga kapatid. Tinapaktapakan pa ang sagradong imahe ng ating Mama Mary. Yung mga rosaries na ginagamit para po sa pananalangin natin, sa intercession natin kay Mama Mary, naku, saka yung crucifix sa kung saan ay pinapaalala sa atin si Kristo, sila wala silang crucifix, eh, paano ba nila inaalala si Kristo? Kaya nga si San Pablo, klarong-klaro sabi ni San Pablo, tumutulo pa, no? May luha pa nga, na sabi ni San Pablo, na iniulit-ulit niya na ipinapaalala sa mga tao na dapat talaga ay tularan si San Pablo. So ito po, basahin po natin sa Filipos 3:17-18. Mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Ayaw kong tumulad sa kultong ito. Gusto ko po, mga kapatid, na tularan si San Pablo. Ano yung halimbawa yan? Pag-ukulan din nyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Pag-uukulan ko talaga ng pansin ang mga gumagawa sa ginawa ni San Pablo. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy, luhaang inuulit ko, marami ang nabubuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Katotohanan po yan, mga kapatid. Marami ngayon ang nabubuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Sila po yun, crucifix, kita nyo ha? Crucifix, nilapastangan. Klarong-klarong paglapastangan yun. Imahin ng ating Birheng Maria, imahin ng ina ng ating Panginoong Jesucristo, nilapastangan, tinapaktapakan. Grabe. Kaya nga, kahit ganito yung nangyari o ginawa po nila, mga kapatid, kailangan pa rin natin silang dalhin sa ating panalangin for their conversion. No? Sana po ay magbago pa ito sila. No? Grabe, no? Ito, mga kapatid, no? Tingnan natin ano ang gagawin pa nila sa ibang mga imahin. Diba? Hindi naman yung ano eh. Hindi naman yung binga o binga. Kaya nga, hindi nga. Napaka-illogical naman. Oh. Hindi nga daw umiyak. Ang tanong, kapag ang
meron ka bang picture? Picture mo ba pinunit? Iiyak ka ba? Napakapuro talaga ng utak ng taong nadidilaman ang kanyang pag-iisip. Plastic? Ba plastic? Hindi man kahoy. Loko lang. Utu-uso talaga makapag... Ginamit pa mga kapatid na panghampas, no? Ang crucifix. Kita nyo yan? Diba? Sige, i-forward natin. Anong, yan, kita nyo mga kapatid, ginawa nila. Biblia yan, no? Biblia, ginawang ano? Grabe yung paglapastangan, no? Biblia yan, no? Biblia ito. Yan, pinupunit isa-isa para ilagay sa apoy. Yan. As in, sinunog talaga, oh. Hmm? Yung Biblia, kita niya mga kapatid, kung paano nilalapastangan ang salita ng Diyos, no? Ang Biblia mismo. Itim ng usok, oh. Itim na ng usok. Ang itim na usok. Paano ba naman hindi magiging itim ang usok? Sabi niya kasi may plastic. Utak balimbing talaga, no? Sabi nga nila, plastic daw yung isang imahin. Paano hindi iitim yung usok? May plastic. Utak balimbing talaga. No? Napaka utak balimbing talaga ng mga taong ito. No? Hindi na nga nakakaunawa na magrespeto sa mga religious images ng nating sa simbahan. Ito, magkokomento pa na walang utak. Naku, normal, natural. May usok talaga na lalabas na itim dyan kasi may plastic. Napaka-utak balimbing talaga. Kaya nga mga kapatid, no? Ingat-ingat po kayo. Huwag po kayong pauuto sa mga kultong ito, baka yung utak niyo maging utak balimbing din. No? Napakalayo na kanilang analysis, no? Hindi na nila kayang unawain yung totoo, no? Hindi na sila kayang mag-isip ng totoo o ng tama. Dahil nga, no, madilim ng kanilang pag-iisip. Tugmang-tugma talaga. No, tugmang-tugma talaga mga kapatid. Ang sinabi mismo ng ating San Pablo sa mga taong kagaya nila. Tugmang-tugma talaga na ano sila eh, mga madilim na yung kanilang pag-iisip, no? Madilim na ang kanilang pagkaunawa. Sila ay talagang hindi na sumasampalataya. Bakit hindi na sila sumasampalataya? Dahil ang totoo niyan, ito mga kapatid, ito yung katotohanan kung bakit ginagawa nila ang paglapastangan sa sagradong imahin ng simbahan. Ito po, basahin natin, Ikalawang Korinto 4:4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Klaro yan, ha? Bakit po ginagawa nila ang paglapastangan sa mga sagradong imahin ng simbahan? Dahil binulag na po ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito ang utak ng mga balimbing ng mga taong yan. No? Grabe, no? Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita. Tama naman talaga. Kasi yung magandang balita ay sinusunog nga nila. Yung Bibliyang hawak-hawak ay sinusunog po nila mga kapatid. Mga utak balimbing talaga. No? Napakalayo talaga ng kanila pong pagkakaunawa sa katotohanan. Ang problema lang kasi, no, may mga tao na naiimpluwensyahan nila. May mga taong naniniwala sa kanila. Grabe, pero ang sabi ng Biblia ay klaro naman. No? Kahit punitin pa nila, ang napakaraming Biblia, ang katotohanan ay hindi nila pwedeng mapunit. Dahil po, si San Pablo na mismo nagsabi na may mga tao talagang ganyan. Bakit hindi sila sumasampalataya?
Dahil ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Bakit po? Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Pero yan, e paano ba yan? Nabasa po natin, nakita po natin yung ebidensya. At sa video kanina, nakita po din po natin kung paano sila nag-claim at paano po natin binali ang kanilang claim at paano po binali din ni Brother Dwayne, no? Dahil si Brother Dwayne mismo nasa aktwal na pangyayari ang kanilang claim, no? Sila daw ay inutusan ng ama na manggamot. Inutusan daw sila ng ama na basagin ang mga imahin, na sunugin ang Biblia. Na kulo-kulo ko lang ang maniniwala sa iyo. Biblia, banal na salita ng Diyos, no? Na binabasa natin at nagre-reflect tayo upang isabuhay natin yung mga salita ng Panginoong Hesus, susunugin mo, baliw lang ang taong maniniwala diyan, no? Pero yan, maraming salamat po mga kapatid at sinamahan niyo po ako sa maikling oras na ito, sa atin pong maikling panahon na kung saan ay ang atin pong intention po ay para ipaliwanag lamang ang katotohanan. Ang atin pong intention dito, no, hindi po natin intention na sirain ng sino man, kundi po ang maling katuruan ng sino man. Maling turo talaga kasi yan eh, na sabihin mo pa naman na ikaw ay inutusan ng ama, sa Hebreo pa, tinanong ka, hindi ka naman makasagot. Maling turo talaga yan eh, na, at maling practice pa, susunugin mo ang Biblia at sagradong imahin ng simbahan, maling turo talaga yan. Kaya, nandito po ako para bigyan pansin ang mali na ginagawa ng ating mga kay Bayo sa pananampalataya. At kung nakatulong po itong ang videong ito po, no, ang live na ito ngayon sa inyo po mga kapatid ay akin pong pakiusap sa inyo na paki-share po yung ating live streaming sa pagkakataong ito at para po mabigyan din po natin ng tugon ang pangangailangan din ng ating mga kapatid sa kanila pong pananampalataya. So sana po ay patuloy po kayo na magsubaybay at magsuporta, no? Sa mga bago pa lamang po dito sa aking YouTube channel sa Katotohanan at Pag-usapan, pwede nyo po akong ma-subscribe, paki-like at paki-comment na rin po dyan sa ating pong live ngayon para po updated po kayo sa mga videos na ating i-upload. Yan. Okay, so yan lang po mga kapatid ng atin pong muli po, no, maraming salamat at sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan magpakailanman. Amen.